guys. Nandito po ako ngayon para ituro sa inyo kung paano po magrehistro www.manilacovid19vaccine.ph sa mga gusto pong mag-injection. So, sa inyong mga Google, i-type nyo to www.manilacovid19vaccine.ph. I-click natin itong search. Pumunta na tayo dyan. Ayan, nakalagay, Lungsod ng Maynila. Manila COVID-19 vaccine. Bakuna laban sa COVID-19 ay epektibong paraan para maiwasan ang COVID-19. Kasabay sa pagbabakuna ang mga mahalagang hakbang gaya ng tamang paghugas ng kamay, pagsuot ng face mask at pag-iwas sa pakikisalamuha sa maraming tao ay dapat pa rin sundin. Ang bakuna ay binibigay ng 2 dosis na may 4 linggong pagitan. Typical na inaabot ng ilang linggo para sa katawan na makapagtatag ng proteksyon sa sakit o immunity pagkatapos ng pagbabakuna. Kung ang isang tao ay nahawaan ng virus na nagsasanhi ng COVID-19 bago pa man o pagkatapos lamang na sila ay mabakunahan, maaari pa rin silang makakuha ng COVID-19. Ito ay dahil sa ang bakuna ay hindi nagkaroon ng sapat na oras para makabuo ng proteksyon. May pagkakataon pa rin na kahit nabakunahan na ay nagkakasakit pa rin, ngunit hindi ito malala. Wala sa bakuna ng COVID-19 ang maaaring magdulot ng sakit na COVID-19. Paminsan-minsan nagkakalagnat ang mga tao o nanghihina pagkatapos mabakunahan. Ang mga sintomas na ito ay normal at palatandaan na ang katawan ay bumubuo ng proteksyon o immunity. Lahat magpapabakuna laban sa COVID-19 ay magdadaan sa masusing pagsusuri. Sa mga kababaihan, siguraduhin ipaalam sa Manila Health Department kung kayo ay buntis. May balak magbuntis sa darating na mga araw o nagpapasuso. Kaya mga kababayan ko, ihikayat ko po kayo na lumahok sa pre-registration process na ating nilunsad ngayon upang mas mapabilis at mainam na proseso ng free COVID-19 vaccine para sa lahat sa sandaling dumating ito. Pumanatag kayo na tanging sertipiko lang ng Food and Drug Administration nating bakuna upang matiyak ito na epektibo at ligtas gamitin. May awa ang Diyos, mga karaos din po tayo, Manila God First. Nagmamahal, Francisco Isko Moreno Dumagoso, Mayor. Ayan, click natin to guys, no? Ayan, nakikita nyo nagbiblink, click to register or reserve, click natin yan. Ayan, so apat pala yung sasagutan natin, no? Sa unang page pa lang tayo nakalagay dito, importanteng mensahe. Si 8 taong gulang pataas lamang ang pagbabakuna sa nakaschedule na petsa. Kung kayo ay may mga sumusunod na karamdaman, cancer, leukemia with history of allergic reactions, at iba pang malubhang karamdaman, kayo po ay hindi pinahintulutan na mabakunahan maliban na lamang kung kayo ay bibigyan ng medical clearance o pahintulot ng inyong doktor. Choran, ilalagay nyo yung pangalan ng tao magre-register. Nagpositibo ka na ba sa COVID-19? 14 na araw, may nakasama ka na ba na positibo sa COVID-19? Sa nakaraang 14 na araw, nanggaling ka ba sa ibang bansa? Lumuwa ka ba sa maraming tao sa pagtitipon sa nakaraang 2 linggo? Ang kaba ng alinman sa mga sumusunod sa nakaraang 2 linggo? O 14 na araw? Lagnat? Ubo? Ubo? Hindi. Kon? Hindi. Throat? Hindi. Pananakit ng katawan? Hindi. Ayan, kawalan ng pangamoy at panlasa? Ngal, hirap sa paghinga? Pagtatae? Hindi. Oh, hindi ah. Yan. Nakagat ka ba ng aso sa nakaraang 4 linggo at nabakunahan? Hindi. Nabakunahan ka ba ng COVID-19 vaccine sa nakaraang 4 linggo? Nasalinan ka ba ng dugo? Umiinom ka ba ng prednisone, steroids o antiviral drugs? May allergy sa latex, pagkain, gamot o sa bakuna? Karoon ng malalang reaksyon pagkataas mabakunahan? Mayroon, nagkaroon ka ba ng mga sumusunod na karamdaman? Sakit sa baga, puso? Hindi. Ha? Hindi. To? Hindi. Diabetes? Hindi. Alta presyon? Hindi. Sakit sa dugo? SEM? Hemia? Transplant? Kit sa pag-iisip? Seizure disorder? O ba ay buntis o may plano magbuntis sa darating na buwan? Siya po ay lalaki kaya hindi. Nagpasuso ka ba? Hindi. Kasi lalaki po siya.
Kasama ka ba sa COVID-19 clinical study? Hindi. Oh, babalilate na natin, no? Click na natin. Ayan, enter this OTP number. May isi-send sa cellphone number nyo, guys. Ayan, kung nakikita nyo. One-time OTP lang. Enter nyo yung 6-digit na OTP. I-click nyo yung register. Ayan. Pangatlong sasagutan na to. Paintulot sa pagbabahagi ng informasyon at pagpayag sa pagbigay ng bakuna laban sa COVID-19. Ay kusang loob na nagbigay ng mga informasyon sa kawanin ng Manila Health Department patungkol sa akin. Na ipalawalag din sa akin ng doktor ang mga sumusunod tamang informasyon tungkol sa COVID-19. Schedule ng bakuna. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay aprobado ng FDA at binibigay na libre sa lungsod ng Maynila. Posibleng side effects ng bakuna, mga dapat gawin kung may nararamdaman na side effects, kung saan pupunta, mga informasyon na dapat ibahagi sa Manila Health Department tulad ng bago akong mabigyan ng bakuna, sa araw ng pagbibigay ng bakuna, pagkatapos mabigyan ng bakuna, at kung sakali na hindi mabigyan ng bakuna. Ako ay pumapayag na mabigyan ng bakuna laban sa COVID-19. Walang pananagutan ng Manila Health Department sa posibleng side effects na aking mararamdaman. Petsa ngayon, click agree. Kailangan po kasi hindi po siya magpo-proceed pag din yung kinlink yung agree. Pipirma kayo, click the Manila Covax, maraming salamat sa pagrehistro, pagreserba ng iyong slot para sa COVID-19 vaccine. Ipapaalam namin sa iyo ang iyong schedule para sa pagbabakuna sa lalong madaling panahon. Manila God first. Okay, download na. So guys, ayan na.